kayong rason na i-detain ang mga journalists who are trying to follow the law. Hindi yan ang dapat kinukumite hearing ninyo. Ibig nyo sabihin, every criticism na matanggap ng isang public official dahil ayaw nyo yun, isa subject nyo sa committee hearing, that's abuse of congressional power. Kasi hindi naman nag-accused it. Pinose niya as a question. Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka, Eric, at paki-explain it. Nang ni Speaker Romualdez, hindi masama magtanong. You're a public figure. Tama. So sagutin mo yan, hindi ka inaakusa na ninakaw mo yung 1.8 billion. Kung di ipaliwanag mo. Nakialam na ang isang international lawyer at American Immigration Lawyer Association member na si Attorney Arnedo Valera hinggil sa nangyari kina ka-Eric at Dr. Badoy. Ayon sa kanya, ito'y isang napakalaking political embarrassment, hindi lamang kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kundi pati sa sambayan ng Pilipino. Umabot na din ang napaka-kontrobersyal na nangyari kahit sa ibang bansa at talagang laman na ng balita bawat araw, lalong-lalo na sa social media, at habang tumatagal, ang pagkakulong ng dalawa ay hindi pa natin alam ano pang pwedeng mangyari. Ngayon, patuloy pa rin ang hunger strike fasting nila. Kaya hindi maiwasan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. No renewal of power sa mga congressman ngayong darating na eleksyon 2025. At dapat tanggalin sa pagka-speaker si Tambaloslos. Marcoleta ang ipalit sa pagka-speaker of the House para ipagpatuloy ang tamang pagpadagan sa bawat distrito sa buong Pilipinas. Supreme Court, please rectify this situation the soonest. Your wisdom is highly recommended to call on the arrogance and vindictiveness of the Congress. Kaya para sa akin, ang lumabas sa hearing ay lack of knowledge ng ilang congressmen sa democratic processes at due process, kaya nagkaroon ng abuse of power ang Congress. This abusive hearing is done for a political reason and surely not done for the interest and benefit of the Filipino people. Kahit ang SOTO law, protecting freedom of reporting ng journalists, ay hindi nila kayang ma-interpret ng tama. Sa halip, they are shamelessly twisting that law in order to justify their abuse of power. Actually, kanina dun sa tanungan, mahaba yung press conference na yan, naitanong dun, ano ba ang tingin ng komite? Meron ba talagang source si Eric o wala? Kaya sinasabi ni Congressman Tambunting, sinasabi niya ay may mga taga-senado. Kaya nga dapat imbestigahan. Pero ayaw naman niya sabihin. So, umaas siyang wala talagang sasabihin. Tinanong kung naniniwala ba siyang meron talaga. Eh, sabi niya, kayo sa media, kayong mga nanonood, sabi ni Congressman Tambunting, kung ano ang inyong paniniwala, yun siguro yun, katulad din namin. Kaya nga amin tinatanong, binibigyan namin ng pagkakataon siya eh, dahil yun ang aming trabaho. Sabihin mo kung sinong source mo dahil kasi hindi pwedeng wala at hindi pwedeng magtago sa SOTO law. So hindi. So kung iniis natin wala talagang source si Eric, eh baka ganon. Kung iniisip nyo pinagtatakpan, eh baka ganon. So kung anong interpretation, pananong tao, ipinasa ko ni Congressman. Mausay sumagot si Congressman Tambunting sa iso niya. Lagi ang kanya sinasabi, hindi siya kung hindi komite. Ano man ang gagawin, dapat dadaan sa komite. Ano man ang desisyon, dadaan sa komite. Yan po yung magandang leadership ng Committee on Franchise as chairman. Hindi niya inaako, ako na bahala dyan. Gagawin ko ito. Hindi ganun. Ang kanya, laging respeto sa mga member. Kasi committee. Alam ba niyo, natingnan ko yung member ng committee. Ang dami pala. 60 pala ang congressman na member ng committee. Eh, yung mga nakatid ng hearing sa una, first and second hearing, para mga 20 lang. Eh. Wala pa nga. Eh. So, ibig sabihin, minority pa lang yung nandito. Eh, para na pag dumating yung maraming congressman. Although hindi naman nakakandro ng 100% yan. Ano nga? Pag sinabi may quorum, tapos na yan, may quorum. So, ayan po, pinaniindigan nila. At sinabi niya, ang desisyon ng komite, hindi makakalabas yung dalawa, lalo na sa Eric, hanggat hindi natatapos ang komite report. Inuulit ko, sinabi ko na kahapon sa mga video ko, ang Kongreso, tatlong araw na lang ang trabaho this year. Kasi temporary co-close yan, mag-uwian kasi bakasyon, Christmas vacation. Babalik po sila sa third week ng January, ang tagal nun, mga 20 or 21. Basta first Monday or Monday po yan ng third quarter ng January ang kailang balik. So kung hindi maaayos yan before mag-recess sila, may matagal-tagal ang makukulong. Ngayon, ang issue ng Congress strike, it's time nila yun. So wala tayong magagawa. Sabi naman ni Congressman, imomonitor ng sekretaryat ng kanyang komite kung anong nangyayari. Mm-hmm.
Pero alam niyo, yung mga hunger strike na yan, karapatan nila yan. Gusto nilang magutom, gusto nilang magprotesta, eh karapatan nila yon. Wala namang makakapigil din kung ayaw nilang kumain. Di ba? Kasi yung pag-hunger strike, eh talagang ayaw nilang kumain. Marami na hong gumawa niyan, hindi lang ho dito, kahit sa abroad. Kung may mga dahilan sila at may mga grievances kung ano-ano, nag-hunger strike. Di ba? Pero karapatan ho nila yan kung paano pigilan. Siguro, malay nyo, ito sa pantaho ko lang, hindi ko sinasabing ganun. Malay nyo, kaya sila nag-hunger strike. Para makalabas. Alam nyo bakit? Kasi pag nag-hunger strike, hindi ka kumain. Siyempre, pag hindi ka kumain, manghihina ka. Maaaring mag-collapse ka. O pagka talagang gumigay na yung katawan mo, idadaling ka sa ospital, pwede nakalabas ka na. Pag dila ka sa ospital, nasa ospital ka. O diba, malaya ka na kahit paano kasi wala ka na sa ulungan. O hindi ko sinabing yun ang gimmick nila. Ang sinasabi ko, sa pantaha lang, kung sakali, yun ang style nila, pamamaraan. Ay alam nyo, huwag natin kalimutan, kadre ng NPA yan. Si Ka Eric, dati sabi niya. So ibig sabihin, maraming gimmick yan, maraming alam yan, na style, maraming, nakita mo kung magsasalita. Diba? Daming paluso, daming mga katwiran. Katwiran po ng mga kaisipang katulad ng mga nasa kaliwang grupo na kalaban ng Estado noong araw. Ngayon, may pistok na. Diba? Yan ang sinasabi natin. So, posible, nauli ko, ha? Hindi ko sinabing yan ang plano, pero posible, yan ang plano. Posible na yan ang style nila. Mag-hunger strike para pagka bumigay ang katawan, mapipilitan siyang dalhin sa ospital. O pag nakadala ng ospital, malaya na sila. Sa ospital na. Ah, di ba? Pwedeng ganoon. Maaring hindi o pwedeng ganoon. So, kaya kailangan alam niya. Okay? Pero, yan nga sinabi ni Congressman, may batas eh. At sa ngayon po, ang Committee on Process ng Kongreso, sila po talaga yung dumidinig. Ay, ang dami pala. Iba palang issue yung resolution para inaatasan ng NTC, National Telecommunication, na suspindihin na ang SMNI. Ibang issue pala yon, hindi yung pwedeng isama dun sa ano. Although nabanggit na, pero ibang issue daw yun. So, sabihin sunod-sunod yung mga bibingki ng komite. So, tingnan natin kung ano mangyari ito. Masyadong pinupolitika na. Pero ang pinag-umpisahan po dito, fake news. Yung iba ayaw maniwala. Sabi, nagtatanong lang. Eh, hindi nga ako naniwala yung congressman. Eh, ano gagawin natin? Alam nyo ganito, para maintindihan nyo. Kasi pati ako, sinisisi ng mga siguro mababaw ang pananaw or hindi nahuhukay ang malalim ng mga isyo. Rule of law. Ah, di ba sinabi na po, ulit-ulit ko na sinasabi, sinabi ni Pangulong Marcos from day one noong 2022, rule of law ang gusto niya ng kanyang administrasyon. Ipatupad ang batas, imbestigahan ang nagkakasala sa batas, then kasuhan, dalhin sa korte, due process. O di ba rule of law yung ginagawang imbestigasyon? Dinanata nila yung Kongreso sa 1.8 billion travel expenses. Hindi naman napatunayan kasi ang sinasabi ng komite at ng secretariat na siyang may record ng gastusan, 4.3, diyan layo, fake news na yan. Ayun, sinabi ni Eric, yun ang impormasyon na karating sa kanya. Ay, hindi naman siya nag-double check. Kaya nga sinabi niya at kinami niya, nagkulang siya ng pag-double check. Hindi niya na tingnan mabuti. Kaya nag-sorry siya kay speaker, nag-sorry siya on record sa komite. Na nagsosorry siya doon sa kanyang ginawa kasi nga hindi siya nag-double check. Eh di malinaw na may pagkakamali. Ikaw ba magsosorry ka pa kung hindi ka nagkamali? So yung hinigit niya nagtanong lang siya, yun ang sabi mo. Eh kaso ang Kongreso hindi na naniwala, nagtanong ka lang kasi mayroong video silang nakita na talagang inakusahan mo. Sigurado ka na 1.8 billion. Eh hindi naman, eh di fake news. So yung interpretation ng iba, nagtanong lang, bahala kayo. Pero ang interpretation at paniniwala ng Kongreso at ng Committee on Record, hindi tanong. Nag-akusa. Kaya nga sinagot ng secretariat, mali yan, ito yung tama, ito yung figures, ito yung black and white record namin, 4.3 million lang, hindi 1.8 billion. So malinaw yun. So kaya yun ang rule of law. Binigyan ng maraming pagkakataon, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, apat na beses na siya tinanong, sabihin, ayaw niya sabihin. Kaya siya nakontent. Tapos nagsisigaw doon, inakusahang anger court, above the law. Aba, sino naman kongresong matutuwa? Hindi ko pinagtatanggol ang kongreso, naiintindihan ko lang ang rule of law. Wala akong pakialam dyan sa congressman. Ha? Ang aking pinangangalagaan ay institusyon, yung kongreso, dahil ating yan. Napakahalagang opisina yan. Hindi yan opisina ng kung ano-ano. Eh, sinabihan ba namang kangaro court, above dalo kayo? Eh, sino naman matutuwa ang congressman? Abe, ikaw man. Member ka ng kongreso, sasabihin kangaro court ang investigasyon. Tsaka yung above dalo. Eh, kaya nga ikaw tinawag, kaya nga ikaw inimbitahan para bigyan ka ng pagkakataon. Eh, binigyan na sa iyong lahat. Ayaw mo makipag-coordinate, sasabihin mo pang kangaro report, ay kulong ka talaga. So, dahil sinasakinit ng iba, inaanguluhan ng iba, naku, kung mababasa niyo lumalabas sa social media, halatang-halata mo yung mga pro-Duterte, pro-SMNI. Actually, yun eh. Hindi naman sila makakapag-deny, kitang-kita yung galawan eh. Pro-Duterte at pro-SMNI. Kasi yung SMNI at Duterte, partner yan eh.
magkakaibigan yung mga yan, from day one, di ba? Alam naman natin. Kaya yung mga bumabanat sa gobyerno, bumabanat sa kongreso, ay diyan gagaling. Basahin nyo yung lumalabas sa social media, Meron pa kang nagmamagaling dyan masyadong, ano daw, below the belt yung ginagamit na lingwahe laban sa kongres. Alam mo yung mga nag-ambisyon sa politika, mga tumakbo sa mga higher position, hindi naman pinagkalooban ng position, yan ang makikita mo na parang may inggit at may galit sa mga nakapwesto. Ay, hindi tayo titingin dyan. Ako nakatingin ako sa batas. Rule of law ang nangyayari. Kung hindi nyo matanggap yan, ay bahala kayo. Diba, hindi ko naman pipilitin kung ayaw nyo tanggapin ang rule of law. Kasi ang rule of law, para matanggap nyo, i-apply nyo sa sarili mo. Pag hindi mo ini-apply sa sarili mo ang rule of law, sarado ang isip mo, mahirapan ka. Kasi ganito yan. Kaya sinasabi kong i-apply mo sa sarili mo, sa pamilya mo, para malaman mo ang rule of law. Pag ikaw ay may problema, inargabyado ka ng isang tao, saan ka ba pupunta? Di ba sa pulis? Para magpa-imbestiga? Para kasuhan mo yung nag-argabyado sa iyo? Yan ang rule of law. Pag ikaw naman ay nang-argabyado sa kapwa, halimbawa eh, nagnakaw ka o inaway mo isang tao, harapin mo. Siguradong magre-reklamo yung na-argabyado. Dadaling ka sa korte, dadaling ka sa pulis, dadaling kung kasaan. So ikaw, susunod ka, yun ang rule of law. Para maintindihan nyo. Alam nga namang biktima ka ng karahasan, biktima ka ng pang-aabuso ng kapitbahay mo o nakakilala mo. Tapos, magkukulong ka lang sa bahay mo. Hindi. So, pupunta ka sa tamang proseso. Sumbong ka sa barangay, sumbong ka sa mayor, sa police, o kaya NBI, tapos kakasuhan mo. Yan ang rule of law. Patunayan mo yung bintang mo, then iimbestigahan yung kabila. Patunayan din ngayon kasi hindi kasalanan mo wala. Yan ang rule of law. Para malaman nyo, hindi kasi, akala nyo yung rule of law nakakain yun. Hindi po. Part niyan ng ating buhay, ang batas. Saan ka man magpunta, dito at sa abroad, may batas. Kahit sa ang bansa, may batas. Iba-iba lang ang batas. Iba-iba lang ho ang environment ng mga pinupuntahan at kung saan lugar. Sa Pilipinas, may batas. Kaya dapat yun ang masunod. Okay? Simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith.